Seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer? Bulaga! Mga kapatid, ito po ang napili nating pamagat sa linggong ito, the 29th Sunday in Ordinary Time. Bulaga. Alam niyo, ang root word ng katagang itong bulaga ay from the word bulag. So, pag sabihin kasi nating bulag, hindi nakakakita. Ngunit that is just a figurative sense, no? Na nakikita natin na marami din po tayo mga kapatid na tinuturing na bulag na ating society. Kahit man sila ay nakakita, baka tayo ay naging bulag din po sa katotohanan. May mga ginagawa tayong hindi magaganda, may magawa tayo na nakakasira sa kapwa natin o sa kalikasan natin, ngunit again, naging bulag tayo. Kahit alam natin na yun ang ginagawa natin ay hindi maganda, ngunit dahil sa personal interest natin, dahil gusto nating mangyayari sa buhay natin, personal, hindi sa pangkalahatan, naging bulag tayo. At dahil naging bulag tayo, isang araw na nasusurprise tayo sa ating maginagawa. O ba kaya sa iba na naggawa ng mga illegal activities, inuhuli sila ng pulis at sinasabi, bulaga, bulaga. Mga kapatid, ito din po ay hindi lamang natin makikita sa ating society, itong expression ito, yung masasabi natin sa mga pangyari sa society, bulaga. Kundi, nakikita din po ito sa sarili natin. Nakikita din po natin ito sa mundo natin ginagalawan ngayon. Ang nangyayari sa Israel, ang nangyayari sa Hamas o sa Palestine, na yung digmaan nangyayari ngayon, isang bulaga din. Bakit nasasabi ko yung bulaga, mga kapatid? Dahil makikita naman natin na yung unang pagsalakay ng mga Hamas, no, doon sa bansang Israel na talagang napaka-barbaric talaga. Ang daming mga inosente, mga kapataan, pinapatay pa, no? At iba pa sa kanila ay ni-rape pa, talagang brutal na brutal, barbaric ang kanilang ginagawa. At nandoon yung paging bulag. Bulag unang-una dahil sa kanilang mga self-interest. Bulag dahil sa kanilang sariling pananaw. At sabihin natin, bulaga. Ang unang-unang nabubulaga dito, hindi man talaga yung mga kapatid na mga inosente na biktima dito sa giyerang ito. Kundi ang unang bulaga dito o nabubulaga dito ay yung mga sarili. Ang mga sarili. At yung response naman ng ating mga kapatid sa Israel, bulaga din. Bulaga din dahil yun nga sa pagpapaulan ng mga missiles, sa pagbumba sa bansang Palestine, ang daming mga inosente din po. Yes, isa response. Yes, para ubusin yung mga Hamas na yon. Dahil unang-unang biktima dito ay yung mga civilian. At kung titingnan natin ang deeper sense, yung galit ng tao, yung galit ng Israel para makalaban, para maubos yung mga Hamas, ay nabubulaga sila. Ang galit pala ay nakakabulaga. Ang galit pala ay nakakabulag. Dahil sa galit nakalimutan natin na may mga inosenteng tao, may mga inosente tayong mga kapatid na unang-unang biktima dito sa digmaan ito. Mga kapatid, again, bulaga. Bago po ang lahat, nais ko kayong batiin na mabuhay. Mabuhay dahil binibigyan tayo ng pagkataon ng Diyos na makikita, mapakinggan ang kanyang salita. Mabuhay dahil
naging kabahagi kayo sa pagbabahagi sa salita ng Diyos. Mabuhay dahil buhay na buhay tayong nagbabahagian. At again, maraming salamat sa wala inyong sawang pagbabahagi at nagbabahagi sa Music of the Gospel Sunday Reflection. Hulaga, at ang ating napili nating awitin dito ngayon mga kapatid sa linggo ito, napakaganda. In Him alone is our home. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. Diyan lamang ako magkakaroon ng lakas. Diyan lamang ako magkakaroon ng pag-asa. Diyan lamang ako magkakaroon ng kapayapaan. Kapatid, titingnan natin ang ebanghelyo natin. Again, nagsasaad din po ito ng bulaga. Makikita natin ng mga pariseo, inuutusan nila yung kanilang mga alagad. Pupunta kayo kay Jesus. Pupunta ninyo at tatanungin nyo siya. Siluin nyo siya, ibitag nyo siya. Makikita natin dito sa intention pa lamang ng mga pariseo para papuntahin at tanungin si Jesus dito sa kanyang mga, sa kanilang mga alagad. Nandoon na yung bulaga. Bulaga dahil sa kanilang personal na interest. Bulaga dahil sila ay may galit kay Jesus. Bulaga dahil may mga personal silang issues sa buhay. At ngayon, pumunta sila kay Jesus at talagang pinupuri pa nila si Jesus. Talagang inalagyan nila ng kulay yung pakipag-usap muna nila kay Jesus. At sa bandang huli, sinasabi nila, Jesus, nakakabuti ba? Nasang-ayon ba na nagbayad ng buhis kay Caesar? Napakaganda. Naayon ba? Ngunit, ang sinasabi ng ating ebanghelyo ay alam ni Jesus ang motibo ng kanilang mga katanungan. Alam ni Jesus ang motibo ng kanilang mga katanungan. Makapagpunin, napakagandang titingnan natin dahil para pala tayo makatakas sa bulaga, sa pagkatrap natin, sa tabitag natin. Unang-una, titingnan natin bago ang action, bago ang gawa, kung ano ba ang motibo, ano bang itong ginagawa mo ito, saan ba ito magpunta, sino bang makabenepisyo dito, paano na ang relasyon ko sa kapwa, paano na ang relasyon ko sa Diyos. So, tinitingnan mo na ang motibo, at yan ang pinamulat ni Jesus, na alam ni Jesus ang kanilang mga motibo sa buhay. Ganun din po sa ating mga kapatid, maraming pagkakataon tayo ay nabubulaga. Nabubulaga dahil nabubulag na tayo, hindi tayo nakakakita sa kanilang. Ngunit para tayo ay hindi mabubulaga, titingnan muna natin ang bawat galaw natin. Titingnan muna natin bago tayo magkaroon ng decision, magkaroon muna tayo ng discernment. Lalong-lalo na sa mga decision nating napakahalaga. Magkakaroon mo natin yung discernment. Titingnan mo na natin, ano bang motibo dito? O ano bang mapupuntahan dito? Sino bang makabenepisyo dito? Baka ang makabenepisyo dito ay sarili ko lamang. Baka ang makabenepisyo doon sa pagpunta ng mga alagad, ng mga pariseong ito, para sa kanila. Para ipapahiya si Jesus. At talagang wala talagang mapupuntahan dito. Ngunit, yun ang unang-unang ginagawa ni Jesus para makatakas doon sa bulaga na maginagawa ng mga pariseyong ito. At anong sagot ni Jesus dito? Culturally, titingnan muna natin yung cultural, yung background. Unang-una, dahil panahong iyon ay nandoon yung napaka-powerful na empire, ang Roman Empire, na kinukontrol, ginagovern ang Jerusalem at ang Israel. So makikita natin sa tanong ng mga disipulo, mga alagad ng mga pariseo, makikita
balita natin, wow, tinatanong nila, karapat dapat bang magbayad ng buhis kay Caesar. Ngayon, makikita natin mga kapatid na napakalaking bagay po ito sa nanais ating pagnilay-nilayan na kung sabihin man ni Jesus na magbayad ng buhis kay Caesar, isa tantamount to say na si Jesus ay hindi patriotic. Na si Jesus ay hindi niya pinaglaban ang bayang Israel, ang Jerusalem. So, yun ang pagsasabihin ni Jesus. Ngayon, pag yun ang sasabihin ni Jesus, yun ang mukha ng mga Pariseo, yun ang tingin nila kay Jesus. Yun ang tingin ng mga Israelita doon kay Jesus. At isang trap po talaga, isang bulaga po talaga. Ngunit, paano ito nilalabas ni Jesus? Kapag sabihin naman ni Jesus na okay, hindi kayo magbayad. Hindi kayo magbayad ng buhis doon sa mga doon sa kay Caesar, sa mga Romano. At sabihin naman ng mga tao dahil itong mga Pariseo ito may galit na kay Jesus, isumbong ito kagad itong si Jesus doon sa mga Romano. At anong gagawin? Pupunta yung mga Romano, mga sundalo, para hulihin si Jesus. Yun na naman ang kanilang intensyon. Ngunit ang napakabulaga dito, kagaya din po na nangyari sa society natin. Isang bulagaan din po dito na nandyan sa mga kalooban ng mga Pariseo dahil hindi mo talaga gusto nilang magbayad ng Diyos. Kagaya nangyayari sa atin, sa ating bansa. Ang daming mga mayayaman, ang dami tayong mga kapatid na under the table doon sa BIR, hindi nagbabayad ng buhis. Kahit paman, karapat-dapat magbayad ng buhis para naman ito sa improvement, para naman ito sa ating mga kapatid na nangailangan, para naman ito doon sa edukasyon, itong buhis na ito, para naman ito sa lahat ang buhis na ito. Ngunit again, dahil sa personal interest, dahil gustong masarili yung mga bagay na ito, gusto nila na nandun yung pagiging materialistic sa amin na ito. Ayaw namin magbayad ng buhis. Kahit pagka sa ating simbahan, mga kapatid, kailangan tayo na magbibigay din po ng tithing. Kailangan din po na mag-alay. Dahil ang pag-aalay na ito, hindi lamang talaga ito na pulisek na nag-aalay tayo. May mapupuntahan dito. Ang mapupuntahan dito, ang papaganda ng ating simbahan, sa mga program ng simbahan, so doon ito mapupunta. Hindi ito doon lang sa pari lamang. Hindi naman ito isang tao mapupunta ito, hindi sa pangkalahatan. Ngunit ang motibo talaga ng mga Pariseyong ito nung doon sa inutusang mga alagad ay para lamang justify nung kanilang mga gawa na hindi magaganda. Ngunit again, napakaganda ang tingin ni Jesus dito. Napakaganda ang sagot ni Jesus dito. At yung sagot ni Jesus dito, sabi niya, bigyan niyo ako ng isang kuwi, isang denaryo. At yung binigyan si Jesus, sabi niya, kaninong larawan ang nakaupit dito? Sabi niya kay Caesar. Napakagandang tingnan. Sabi ni Jesus, ibigay niyo kay Caesar ang naayon kay Caesar. Ibigay niyo kay Caesar. We are citizens in this world. Ibigay natin karapat-dapat kay Caesar. Ngunit huwag natin kakalibutan ang pangalawa. Kaya sinasabi ni Jesus, ibigay kay Caesar ay ayon kay Caesar at sa Diyos ang naayon sa Diyos. Huwag natin makalimutan, mga kapatid, na tayo'y ginawa ng Diyos ayon sa kanyang larawan o kawangis. Kung larawan tayo at kawangis sa ito ng Diyos. Yung mga mukha natin, naka-imprint yan, naka-diin yan ang mukha bawat isa sa atin. So, ibig sabihin dyan na makikita nawa natin ang bawat isa sa atin na nandiyan ang paloob sa Diyos. At yan ang napakalaga. Dahil kung titingnan din po natin sa creation story, ginilikha tayo ng Diyos, kawangis at larawan, at sabi ng Diyos, that is good. Ini-instill doon hindi lamang ang larawan ng Diyos, kundi ang kabutihan ng Diyos, ang pagmamahal at awa ng Diyos. At binigyan tayo ng karapatan. Karapatan para alagaan itong likha, napakagandang likha ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, na talagang itong likhang ito
sa pakipag-ugnayan natin sa kapwa, titingnan muna natin ang larawan ng para hindi tayo mabulaga, titingnan muna natin ang larawan ng Diyos sa bawat isa bago ang pangsarili natin. At makikita natin sa isang awitin, in Him alone is my hope. But I've lived so often.